Magbabago na raw ang PMA o ang Philippine Military Academy. Yan ang pangako at utos sa mga kadete ng acting commandant of cadets ng PMA na si Brigadier General Romeo Brawner. Ang kanyang deklarasyon, war against hazing. Nakaranas din daw ng hazing si Brawner. Kaya tingin niya, hindi ito tamang paraan para disiplinahin ang mga kadete. May report si James Agustin. Ikalawang araw ngayon bilang acting commandant of cadets sa Philippine Military Academy, Brigadier General Romeo Brawner. Ang kanyang marching order sa cadet corps, war against hazing. Well, ang pinaka long-term na objective talaga natin is to replace the culture of violence and the culture of silence. Yun niya yung tahimik ka lang, no? Kahit nakita mo na or may nangyayari na sa iyo, tahimik ka pa rin, no? That's a culture of silence. Ngayon gusto nating palitan ito ng culture of peace, no? And a culture of understanding. Dapat daw i-empower mga first class cadets at maging responsable sila sa buong cadet corps. The real affairs of the cadet corps was being run by the first class men. So, gusto nating ibalik 'yon na yung sistema na 'yon na sila mismo, no? They will police their ranks. Kung may mga nangyayari, mga kaguluhan na ganyan, they themselves will be the ones to correct. Aminado si Brawner, nakaranas din siya ng hazing nung kadete pa siya. I have also gone through some form of maltreatment when I was a cadet. I was not a hazer when I was a cadet. That's why I have a very strong conviction when I declared that war against hazing, no? Because I was able to instill discipline in my underclassmen without even hazing them. Pero para sa kanya, isolated incident daw ang mga hazing. Napakarami naman daw PMA graduate na naging mahusay na leader. Gayunpaman, naniniwala raw siyang mabibigyang disiplina ang mga kadete kahit walang hazing. Sabi ni Brawner, hinahayaan na nilang mag-imbisiga ang pulisya sa pagkamatay ng hazing victim na si cadet 4th class Darwin Dormitorio. Umakyat na sa 6 na kadete ang tinuturing na suspect sa pagkamatay ni Dormitorio. Isang 2nd class cadet ang nadagdag sa mga suspect na hindi na muna pinangalanan. Ang kadete raw ang huling nanakit kay Dormitorio bago ito na ospital noong September 17. Ang dahilan, naabutan umano si Dormitorio na nakahiga sa higaan ng upper class cadet. Initially, ang lumalabas doon ay pinapatayo niya, dahil nga masama ng pakiramdam ni cadet Dormitorio ay hindi makatayo. Allegedly, pinagsisipa po niya, makabang nasa sahig. Nag-inflict din siya ng damage or ng rason para ma-ospital o baka lalong aggravate yung situation or yung condition ng body ng ating victim. Nangyari raw yan matapos ang pananakit kay Dormitorio ni ng kadet 3rd class Shalimar Imperial at 3rd class Felix Tumbag Jr. dahil hindi mailabas si Dormitorio ang combat boots na ipinagkatiwala ni 1st class Axel Ray Sanopaw. Nauna nang tinukoy ng pulisya ang tatlong suspect na sina Lumbag, Imperial at Sanopaw. Kahapon naman may 2 pang suspect na nadagdag pero hindi pa sila pinangalanan. Mula rito sa Baguio City, James Agustin, GMA News.